Gaya ng aking nasabi, kahit dumadaan tayo sa hirap, marami pang hamon tayong haharapin, kahit sandali lang na, mag-celebrate naman tayo ng isang Merry... Higit natin ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinataas namin ang araw na ito bilang araw ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob mo sa amin. Basbasan mo po ang bawat isa, ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, lalo ang aming mahal na Pangulo at mga katuwang nito. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong mga anak upang ang kagalakan sa Pasko ng pagsilang ni Jesus ay maging inspirasyon na kami ay bumangon sa mga hamad ng buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maari na po tayong umupo. Vince Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat, Secretary Anton Lagdameo. Lahat ng, hindi lamang ang mga nakikalihim, kundi lahat ng ating mga katulong at partner sa DSWD, kung hindi sa kanila, hindi nabuo itong ating pagbigay ng kaunting. At alam nyo po, masasabi ko na rin, itong nakaraan na siguro 6 na buwan, busy-busy itong mga ito dahil ang daming dumaan dito sa Pilipinas. May bagyo, nagkalindol pa tayo sa Abra, kaya talagang siguro 24/7 masasabi natin, isa na rin ito sa mga agency sa gobyerno na 24/7 talaga dahil hindi talaga hindi natutulog yung bagyo, hindi nagbabakasyon yung lindol. At yung flooding ay hindi nangingilala ng holiday. Kaya kahit papano, laging nandyan yung mga yan. Kaya maraming salamat sa inyong, hindi lamang sa para sa ngayong event na ito, kung hindi sa lahat ng inyong ginawa. At napakabuti dahil marami kayong natulungan. Marami talaga ang, kung wala tayong naibigay sa, mula sa DSWD, mula sa pamahalaan, ay talagang naghirap ng husto at ginutom ng husto. Kaya pagka-celebrate ninyong Pasko na ito, ay alalahanin ninyo ang inyong mga natulungan at ang inyong mga magagandang ginawa para kahit papaano yung mga nasalanta sa ating mga beneficiary. Merry Christmas! Alam niyo po, ay lagi kong sinasabing paulit-ulit, ikako ay ang Pasko, parang yung Pilipino, akala natin tayo nag-imbento ng Pasko kung mag-celebrate tayo Kaya kailangan naman lahat, sinasabi ko, kahit papano, kahit na naghihirap tayo ngayon, kahit meron pa rin pandemya ng konti, yung ekonomiya ay dahan-dahan palang bumabalik, at kahit papano, ay nakakaraos pa rin tayo. Ngunit hindi mangyayari yun kung hindi po tayo magtulungan. Ito yung aking sinasabi dati pa, na lahat dahil sa nakaraan, dahil sa mga pangyayari, ay talaga naman tayong mga Pilipino ay may pinagdaanan. Ngunit naisagot natin, naharap natin lahat ng hamon na dumating. Dahil nandyan yung... nandyan yung buhay ng Pilipino at tayo naman ay matibay, tayo naman ay matapang. Ngunit, hindi natin magagawa ito kung di tayo nagtutulungan, hindi tayo nag-iisa. Ngayon, ang sabi ko nga, yung Pasko, lagi kong sinasabi, para sa mga bata talaga yan. Dahil siyempre, lahat ginagawa natin para sila'y magsaya. Paano naman? Sabi ko, itong mga ating mga ibang mga kababayan, paano magsasaya yung bata kung hindi
mga kahit pa paano, nag-celebrate naman yung mga pamilya. So gumawa kami ng counting event ng ganito para naman, kahit naman, para masabi natin, sana naman ay lahat ng Pilipino makaramdam ng Christmas spirit, makaramdam ng Pasko, at kahit pa paano, makikita natin na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag kaysa pinagdaanan natin. Itong aming counting tulong sa inyo, hindi lang po ngayong Pasko. Alam nyo po, asahan po ninyo, kayo ay laging nasa isip namin. Ito mga DSW dito. Araw-araw yan, 24/7, iniisip nila kung paano namin kayong tutulungan, kung paano pa ang aming pwedeng gawin. Para nga, kahit paano, kahit nakalampas na yung Pasko, yung New Year, patuloy pa rin ang aming tulong sa inyo. Kaya, mula, ngunit sa ngayon, ano ba ngayon? Today is Thursday the 21st, correct? 21? Hindi, kalimutan ko na yung date. Hindi ko na naalala yung date. Dinadala, kung saan-saan na lang ako dinadala ng mga security ko, doon na lang ako pupunta. Hindi ko na alam yung date. 21 na ngayon. 22. Ang bilis ng panahon. 22 na pala. Okay, tamang-tama. Di, talagang Pasko na. So, 22 na ngayon. At malapit na ang Pasko, maghanap tayo ng konting panahon para magsaya, para kasama ang ating mga pamilya. Anyayahan ko rin pala kayo sa binuksan namin ang palasyo, ang Malacañang, para yung mga nag-aantay magsimbang gabi, pwede mag-standby muna dun sa amin. Dahil, So, nakabukas yun mula alas 7 ng gabi hanggang mga 4:30 pagsimbang gabi na. So, dali ninyo nun. Basta makita naman ninyo yung palasyo, yung sinindihan namin na malaking Christmas tree andun. Yung mga bata, I'm sure masisihan at may konting pakain. Kaya, welcome kayong lahat. Bukas na ang palasyo. Hindi ko naman bahay yan. Bahay nyo yan. Kaya binuksan ko na. Anyway, sa lahat nito ay sana naman ay kahit kagaya ng aking nasabi, kahit dumadaan tayo sa hirap, marami pang hamon tayong haharapin, kahit sandali lang na mag-celebrate naman tayo ng isang Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat, Mr. Salo-salo sa tuwing araw ng Pasko, puno ng handa ang mesa kasama ang pamilya mo. Kadiwa ng Pasko, masarap ang Noche Buena nyo, pilihing bagsa presyo. Saganang anis sa bukid at dagat, mapapawaw ka sa sarap. Kadiwa ng Pasko, iyaya para sa bayan ko. Kadiwa ng Pasko, abot kamay ang biyaya mo. La 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 la. La 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 la.
Stupid Jesus man palabang mo lang bilihin. Hindi ka na mamutang pa. Kandito